Hello, good morning mga kalapatsero. So today, ang gala na naman natin ay pupunta tayo doon sa may San Nicolas, Batangas. Isa sa mga pinakamagandang bayan na sakop ng Batangas province. Itong San Nicolas mga kalapatsero. So pangalawang visit na natin to. So ngayon medyo matraffic, no? Kasi sa unahan kasi mayroong intersection doon going to San Nicolas. Then itong lugar na to, dito sa may Santa Teresita, ito ay malaking barangay din to. So maraming commercial din dito, no? Kasi dito yung bilihan ng mga tapa, masarap na tapa mga kalapatsero. Then ito na yung papasok doon sa may San Nicolas. So nandito na tayo sa may Tawilisan, Taal, Batangas mga kalapatsero. So itong kalsada na to, ito na yung way papunta San Nicolas, Batangas. So yan yung map. So, diretso-diretso lang tayo, mga kalapatsero. Although, ano lang to, two wheel lanes lang to. So, dandahan lang tayo, mga kalapatsero. So, ito ay pangalawa nating visit, no? I think last natin na visit is 2020 pa yun, no? Yung una nating vlog. So, ngayon lang tayo nakabalik, no? Dito sa may San Nicolas. Although maganda naman yung kalsada dito mga kalapatsero, medyo mayroong ano lang, konting lubak-lubak. Pero okay lang din, no? Kasi papasok tayo. So, maganda naman yung view dito mga kalapatsero, no? Kasi ano pa siya, marami pang farm, parang palayan, maisan, dami pang mga ano dito, garden, no? Mga kalapatsero. At ang kagandahan dito, agriculture pa yung makita natin dito, hindi pa commercialized. Mga farm pa yung makita natin dito. So ayan, nakita na natin yung arko ng San Nicolas. Ayan. So yung kalsada dito medyo pababa na, no? Kasi malapit lang itong San Nicolas doon sa may Taal Lake. So from Santo Tomas, travel time natin is almost 1 hour and 16 minutes. Sa layong 59.2 kilometers. Medyo may kalayuan mga kalapatsero mula Santo Tomas. So ito na yung bayan ng San Nicolas. At dito madaanan natin tong unang simbahan ng Taal. Noong 1754, ito yung talagang pinakaunang simbahan, yung katedral ng Taal, mga kalapatsero. So ngayon, nilipat na doon sa bayan ng Taal. Pero dito yan sa may San Nicolas, ang pinakaunang simbahan. Nilipat lang doon. Nasira kasi noong ano, sumabog yung vulkan noong 1754. So ayan, ito na yung San Nicolas Town proper. So right turn tayo ulit. Ayun, tapos na ang basketball gym. Dati nating visit dito, wala pa yan. Haligi pa. Kaka-start pa lang ang construction, pero ngayon tapos na. So, yan, gagala tayo dyan, mga kalakotsira. Yan, mga kalakotsira, nandito na tayo sa harap ng basketball gym. Bagong-bagong basketball gym dito sa may San Nicolas, Batangas. So, yan, sisilip tayo doon sa loob ng basketball gym, no? So first visit natin, ito ay wala pa, no? Dito pa kami nakapark lahat ng mga motorcycle, ng mga riders dito sa loob. Pero ngayon, tingnan nyo mga kalakotsiro, napakagandang basketball gym. May logo na ng San Nicolas, San Nicolas, Batangas. So, dati to parking area lang to mga kalapatsero, sa mga riders, mga turista na napunta din sa may San Nicolas. Pero ngayon, napakagandang basketball court. High-tech, oh, yung mga scoreboard, oh, dalawa, oh. Dalawang 65 inches na monitor, oh. So, pupunta tayo doon sa may terrace nila, oh. Ang ganda. Ayan sila, Quatsero. Hindi magpatalo yan. So, nandito na tayo sa terrace. Napakaganda ang view. So, sa mga VIPs lang to dito, mga kalapatsero, sakali kung may liga,
ito na yung VIPs, no? Nandito yung nakaupo yung mayor, mga konsihal. Kasi sa likod ko dito may mga rooms, no? So thank you pala kay Sir, no? Isa sa mga konsihal dito sa may San Nicolas na pinayagan tayong mag-video. So thank you very much, Sir. Maraming salamat po na binigyan mo ako ng kakataon na gumala dito sa inyong bagong-bagong basketball court, basketball gym. Yan, no? May mga rooms dito, mga kalakwat, Sir. Tapos ang CR nila na maganda. Good morning. Yan, si Sir, dumaan. Napakaganda ng view dito, mga kalakwat, Sir. So yan, akyat tayo sa pinaka third floor. Rooftop na pala ito, mga kalakwat, Sir. So parang dito magpahinga yung mga players, no? Kasi mayroon dito, pwede kayong magdala ng pagkain dito. O, kahit anong gawin dito, parang party, yan. Dito, tambayan, napakasarap ng hangin. It's very relaxing place, mga kalakwat, Sir. Napakaganda. Grabe. Yung view palang busog ka na. Yung hangin, napakasarap. So, ayan, si Lakwat Zero, hindi magpatalo pa rin yun, no? Sa picturean lang. So, tingnan nyo, mga Lakwat Zero, yung hangin. Agaganda dito sa Nicolas, walang amoy yung lake nila. Amoy dagat pa rin, no? So, yan, punta tayo dyan mamaya. So ayan, mga kalakwat Zero, nandito tayo sa may San Nicolas, Biwo. So ayan, mga kalakwat Zero, last visit natin dito is 2020 pa, no? Almost 2 years tayong nabalik dito. So nakakapanibago, oh. Tapos na yung ano nila, oh, yung mga commercial nila, oh. Mga restaurant yan, mga kalakwat Zero. No, napakaganda. Pag yan ay totally 100% matapos na yan next year, oh, ngayong taon na to. Sarap dito, gumala, oh. Kasi yung mga restaurant dyan, harap na ng biwok. Saka sa lake. Yan, no? So, grabe, no? Ang improvements dito sa may San Nicolas, Batangas. So, yan yung basketball court dito. Oh. Yan. Ito yung basketball court, mga kalakwat Zero. Yan, no? High-tech din yung basketball court nila, no? Yung nakita natin kanina. Napakaganda ng basketball court nila. So grabe, oh, binago lahat, mga kalakwat Zero, yung structure ng biwok. Wala na yung original dati. Oh, halos wala na. Bago na lahat. Oh. Noong unang visit natin, iba yung mga railings dito. Ngayon, bagong-bago. Parang mga stainless na malit nila, oh, para hindi kakalawangin. Tapos yung San Nicolas logo nila, yan, bago rin. So ang ganda dito, mga kalakwat Zero. So baka mabalik na tayo, no? I think 6 months from now babalik tayo dito para ma-update natin. Yan. Lalo na siguro pagpasok ng December dito, mga kalakwat Zero, ang ganda dito. Yan, no? So per ganda. Sarap dito, mga kalakwat Zero, pagpahapon na. Kunti na lang yung hindi na mainit. Yan. Okay? So continue tayo sa ating gala. So tara na, mga kalakwat Zero, gagala na tayo. So dito tayo sa kanilang bagong commercial building. So itong baba, parang ano siya, parang stool, no? Yan, no? Hindi ko pa ma-imagine kung ano yan. Stool lang siya, parang may lutuan. Baka itong ilalim nito is yung wheat market. Dito yung sa harap. Yan, yung San Nicolas na logo nila. Bago yan, oh. Made of stainless. Hindi talaga kalawangin. Then, yan yan, oh. Yung sa may dulo, sa may maliputo na pantalan. So, ngayon, lumawak, no? At lumapad yung biwok nila. First visit natin, parang maliit lang.
Ang kagandahan lang dito mga kalakwat zero, parang dagat na, no, may alon. Hindi mo na siya mahalatang lake dito. Hindi kagaya doon sa may Talisay, sa may Balite, na walang alon. Dito may alon mga kalakwat zero, parang dagat na. Kasi malapit na to dito sa may exit point ng Limiri, yung Pansipit River. Yung exit point, diretso dagat na. Dito kasi ang labasan sa gilid ng San Nicolas. Yan. San Nicolas to Taal. Mayroong Pansipit River dyan, malaking ilog. In and out na yung salt water. Then ito naman yung municipal hall ng San Nicolas. Yan, yung building na yan. Mayroon lang kong comments. Parang mas maganda kung nakaharap yon doon o dito sa Baywalk. Kaso lang parang naka-side view yung munisipyo nila. O kahit nakaharap doon sa may kalsada, no? Parang hindi ko nagustuhan yung location ng ano nila, municipal hall. Dapat dalawa yung ng mukha dito sa may Baywalk at saka doon sa may kalsada ang ano. Then yan, ito na yung Baywalk nila, oh. Yung mga grills dito maglakot sa stainless yan, oh. Tingnan mo. Stainless yan maglakot zero, hindi ka kalawangin. So bago to. Ang original yan wala na, sinira na. Din sa left side natin yan ayun, oh. Sigurado yan, restaurant yung second floor niya tapos yung taas is terrace overlooking sa Baywalk. Yan, oh. Yan terrace yan maglakot zero sa taas, third floor. Yung second floor, restaurant yan lahat. Yung baba, wet market. So, yan yun ang nasa, ano ko, parang na-imagine ko na pag natapos yan. Siguro, this coming December, balikan natin yan. Bear months. Masarap dito pag fully operated na yung mga commercial dito mga kainan. So, yan yung logo, yung mga bata, oh, tuwang-tuwa. Oh. Kahit tirik na tirik yung araw maglakot zero, ang daming turista narating dito. So parang oras-oras, hindi lang oras pala, every 30 minutes may mga turista dito na datingan. Naka-shuttle bus pa nga yung iba. Lalo na ngayon na ano, normal na tayo, hindi na stricto dito. Then, lalo na siguro pag alas 3 ng hapon hanggang gabi dito, ang daming tao. Picture gallery. So ayan mga kalakwat zero, si Choi the Explorer. So gusto na siyang magpa-picture. Naingay na. Ang ganda daw ng view. So ayan, oh, papunta na kami doon sa may warp ng Maliputo. So yan yung basketball gym, oh, mga kalakwat zero. Yung salamin dyan, yan, nakaharap dito sa dagat. So overlooking tayo kung nandoon tayo sa loob. Kitang-kita natin itong Baywalk. So maganda, nagustuhan ko yung gym nila yan, oh. So nagustuhan ko yung basketball gym nila kasi may tambayan sa taas overlooking yung ano, Baywalk. So yan, oh, nagmamadali si Choi the Explorer kasi wala na daw tao. So magsawa na tayo doon, kaka-picture. Kasi kanina ang daming tao. So yan mga kalakwat zero, sa unahan yan, oh, may ilog dyan, yung Pansipit River, yan, dyan, oh. Nadiritso na sa Balayan Bay, ang ano. So nakakatakot mga kalakwat zero, no? Baka may pating dito, no? Kasi in and out na to dito, eh. Salt at saka fresh water nagpangabot na. So pansin nyo na meron na siyang current, may alon. Di kagaya doon sa may Talisay at saka sa Balite, naka-steady lang ang tubig. Walang ano, masyadong galaw. Walang ano. So dito, parang ano na, nasa probinsya namin sa Lite, na may alon na. Kasi nakaharap kasi yung lugar namin sa Pacific Ocean. Naalala ko tuloy yung lugar namin, no? Kasi may current na dito. So tingnan nyo, may alon mga kalakot zero. So meaning, may current. Yan. Hindi na siya lake dito. Pero Taal Lake pa rin ito mga kalakwat zero. So ito na yung logo, San Nicolas. Home of Maliputo. So itong isda na yan mga kalakwat zero, itong Maliputo na yan. Napakalaking isda yan. Oh.
nasa almost I think 3 kilos yan. Pag nahuli natin lang isda na yan, almost 3 kilos yan. So medyo malaki, no? Pero dito lang yan, no? Itong banda na to, dito lang yan makita sa may bay na San Nicolas. Itong isda na yan. Pero yan ay magpapahuli during ano lang, August to November. Pag ibang months daw wala. So yan yung basketball gym, yan. So sa kabilang side, oh, dinidevelop, biwak din yan, mga lakwatsiro. Yan yung i-update natin, next vlog natin. Ngayon, under construction yan, hindi pa tayo pwedeng pumasok yan. Oh. So yan, oh, diritso yan doon sa may Pansipit River. Yan yung Pansipit River, mga lakwatsiro. Yung parang na, ano, papasok. So itong area na yan, yung binibidyohan ko ngayon, yan yung Agoncillo, mga lakwatsiro. Yan, harap talaga sila ng Taal Volcano. Yan, Agoncillo. So yan, balik tayo dito. So dito na side, mga kalakwatsero, parang ano lang to, temporary dito, wheat market nila. Temporary lang to, maliit lang. Siguro pag natapos, lipat na sila doon. So yan yung gilid ng basketball gym. So ito, ginawa nilang temporary na wheat market, pero hindi pa to. Doon yun yung kanina, yung nasa harap ng biwok. Yan, siguro yun yung wheat market talaga. So ito yung basketball gym nila, oh, napakaganda. Air condition, oh. Wow. Grabe, high-tech talaga itong San Nicolas. Maliit lang to na bayan, mga kalakwatsiro. Isa sa mga pinakamaliit na bayan ng Batangas province. Pero high-tech, no? So, ayan si Choi the Explorer, nagala na. So tara na, bago tayo pupunta ng Limiri, magpagas muna tayo. Mayroon ditong isang gasoline station, no? Isa lang. I think nasa unahan ng konti. So dito sa San Nicolas, mga kalakotsero, tingnan nyo yung bayan nila, oh. Hindi pa talaga commercialized. Oh. Normal residence pa lang. Oh. Mga ano lang. Oh. Normal lang. Oh. Wala ka pang makita ditong mga malalaking tindahan. Oh. Residential pa siya. Yan. Residential pa, mga kalakotsira. So yan. Ito yung kaisa-isahan nilang gasoline station. Ito, Phoenix. So dito mo tayo magpagas. Bago tayo papunta ng Limiri. Gagala tayo ng Limiri, mga kalakwatsero. So next vlog, abangan nyo yung Limiri. Mag-update din ako doon. So tara na, mga kalakwatsero. Pabalik na tayo. So itong San Nicolas, Batangas, pinakamaliit na bayan na sakop ng Batangas na may 14.37 square kilometers or 5.55 square miles. So napakaliit lang itong bayan, mga kalakwatsero, na may population na 23,908 lang. So maliit lang talaga. Pero marami siyang sakop na barangay, no? 18 barangays ito, mga kalakwatsero, ang sakop ng San Nicolas. So siguro years from now, magbo-boom tong lugar na to, no? Kasi marami talagang turista na nabisit dito. Sana maganda yung place nila. Maganda yung lugar nila. Then, special na ano nila dito, yung maliputo na isda. May restaurant dito na maliputo yung mga putahe nila. Medyo may kamahalan na. No? Kasi yung isda na yan, I think nasa 600 peso per kilo yan. No? Pag yan ay nahuli. So, medyo mahal talaga. Kasi special yun na putahe nila dito sa may San Nicolas. Yung maliputo. So yan, dito na lang tayo, mga kalakwatsiro. Abangan na lang yung next vlog natin. Mag-update na naman tayo doon sa my Limiri, Batangas. So thank you very much for watching. God bless us all. Thank you. Bye-bye.